Shout out kay Jason Mendoza, Katsakino Ducusin at sa iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, itong si Troy Rosario ay malapit na raw pumirma ng kontrata dito sa Barangay Ginebra. Ayon sa mga reports, itong si Rosario ang isa sa pinaka-in-demand ngayon na unrestricted free agents. At siya ang gustong makuha nitong Barangay Ginebra. Dahil dito masasabi natin ang Ginebra ngayon ay ginagawa ang lahat para ma-secure ang kanyang serbisyo. At ayon dito sa mga reports, mukhang itong Ginebra ay hindi nagkukulang pagdating sa sabihin na nating laki nung ino-offer na offer na salary dito kay Rosario. Pero kailangan din natin isipin dito, itong Blackwater Boxing ay ang laki din ng ibinibigay dito kay Rosario. At ang importante dyan, itong ino-offer na Blackwater kasi 5 years. So ibig sabihin ay pangmahabaan. Yan din yata ang gusto ni Rosario, yung security. Kaya tinitignan niya yung ino-offer nitong Blackwater. Ngayon, itong Barangay Ginebra ay handa rin doon mag-offer ng malaki para dito kay Rosario. So yan ang titignan natin. Ang maliwanag dito, kapag nakuha ng Barangay Ginebra si Troy Rosario, magiging ang laki ng front court nila. Kung meron kang Aguilar at Stan Hardinger sa center, doon sa power forward mo, pwede nang mag-alternate ito si Madonso at si Troy Rosario. At ang laking bagay niyan para sa Ginebra, lalo na at hindi pa 100% si Jamie. Tapos kung babalik pa yung 6'6 wingman nila na si Jeremiah Gray. Tapos kung makuha pa nila si Kaylan Tiongson sa draft, aba, ang lakas ngayon ng lineup ng Ginebra. So ito ang dahilan kung bakit si Rosario ay gusto nang papirmahin ng Ginebra ng kontrata. Ngayon bilang unrestricted free agent, na kay Rosario yan kung tatanggapin o hindi. Pero sabi nga nila, hindi nagkulang ang Ginebra dito sa iyo offer. Ngayong naaprubahan na yung trade ng Batak trade, ang TNT Tropang Giga ay kinukonsidera na dagdagan ito. At kumuha pa sila ng iba pang mga players. At ang isa sa mga options nila ay yung first round draft pick nitong Blackwater Boxing. Ang Blackwater ay number 2 dito sa draft. At dahil malalim yan, ang tinitignan daw nilang posibleng makuha ng Blackwater ay itong si Cedric Bearfield. Kung makuha ng Blackwater itong si Bearfield, may pampalit na TNT dito kay Mikey Williams. Kapag nakuha nila si Bearfield, goodbye Mikey na yan. Pwede na siyang i-release ng TNT at hindi na nila poproblemahin. Sa ngayon, pinag-iisipan din kasi ng Blackwater kung si Bearfield nga o si Balungay ang kukunin dito sa number 2. Dahil ang TNT nangangailangan din ng isang big man. Alam natin si Brandon Rosser hindi maglalaro ngayong season na to at si Poirham magre-recover pa sa kanyang knee injury. So iyan ngayon ang isa doon sa pinoproblema nitong Blackwater, nitong TNT Tropang Giga. Kung ano man ang piliin ang, sa tingin ng TNT na mas kailangan nila, yun siyempre kukunin ang Blackwater. Kung sa tingin ng TNT, kinakailangan nila ng isang point guard, si Bearfield ang kukunin ng Blackwater. Kung sa tingin ng TNT, ang kailangan nila ay big man, si Kai Balungay. Posible na mangyari na i-trade ng Blackwater yung draft pick nila dito sa TNT. Or di kaya naman pagkatapos nitong draft, tsaka iti-trade ng Blackwater yung nasabing player sa katropa. Hindi pa na pag-uusapan kung sino magiging kapalit, pero katulad sa rin ng Batak trade, malamang ito ay isang bench player at draft pick ang ibibigay. Hindi pa natin natitiyak kung sino. Ang maliwanag dito, ang TNT Tropang Giga hindi pa tapos mag-rebuild ng kanilang lineup at gusto nila siguraduhin na sa mga darating na panahon, lalo na at nalalapit na opening ng new season, ay maging malakas yung lineup nila.